Hello mga kamams! Welcome back to my channel! Hi sa'yo o ikaw at salamat sa panonood! Ngayon, magluluto tayo ng nilagang paras with pechay and papaya! Tara, samahan mo ako! Let's start mga kamams, at ito ang ating mga ingredients. First, ang ating boto-boto o paras. Ayan. Oil. Asin or salt. Onion, batuan. Garlic o bawang. Lemongrass, tomatoes. Dapat hinog na hinog. Pechay natin na fresh pa sa iyo. Papaya. Spring onions. Ano yung papaya natin? Hilaw po. Ayan, yung ating mga ingredients mga kamams. Healthy kasi meron tayong gulay na nilagay sa ating nilaga. At magpakulo tayo ng tubig mga 2 liters po. Ayan. Lagay na natin yung ating mga buto-buto o paras natin. Naglagay ako ng 2 pork chop na cut para meron tayong may taba-taba ng konti. Ayan. Ayan. Malambot na mga kamams after 1 hour na pakulo nito. Nilaga pala. Ayan. After 1 hour. Ayan. Malambot na siya at set aside na natin ito mga kamams. At mag-prepare tayo ng pan para igisa natin yung ating mga ingredients na maglagay tayo ng oil. Ingredients na mga onions. Igisa natin yung ating paras para may lasa ito. Kung nanood kayo ng iba kong videos, ganito talaga ako maglaga. Ayan, add na natin yung ating bawang o garlic. Ayan, igisa lang natin siya. Nakikita nyo naman siguro na merong siya, balat. Yung balat ng bawang. Nilagay ko para isinama ko para masarap-sarap. Add na natin yung ating onions o sibuyas. Igisa lang natin hanggang maluto yung ating sibuyas at mag-brown-brown yung ating bawang. Igisa lang natin mga kamams ng sandali. Paborito kasi namin ito. Nung bata pa ako, niluluto na ni mama to. Kaya, alam ko na yung recipe nito. Ayan, medyo nag-translucent na yung ating sibuyas. Tsaka ilagay natin yung ating tomatoes o kamatis. Ayan, dapat tatawag dito? Ano tawag dito sa kamatis natin? Lagyan natin ng konting asin para madurog-durog. Ayan. Durog-durog natin yung ating tomatoes para maglabas yung pagka-juicy ng ating tomatoes. Ayan. Kita nyo na parang nag-orange kaya dapat hinog yung ating tomatoes or kamatis. Lagay na natin yung ating paras. Ayan yung pork chop na hiniwa ko. Naglagay ako ng 2. Kasi para merong taba-taba. Para yung malinam-nam. Favorite ng husband ko yung taba-taba. Pero pag nagkaedad ka na, kaya limit-limit din pag may time. Igisa lang natin muna sila. Kinuha ko na yung sinet aside natin na nilaga natin yung paras. Ayan. Igisa lang natin hanggang malasa-lasa. Lagay pa tayo ng asin mamaya. Gisa natin lahat para may lasa yung ating paras.
Paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Kayong mga ka-moms, i-share nyo na kung comment down below kung anong gusto nyong luto ng paras. Diba, masarap pag merong sabaw. Ayan, lagyan natin ng kaunting asin yung ating paras para may lasa na rin. Ayan. Mag-isa lang natin. Tapos nito, ayan, sobrang sarap pagka-fresh yung ating paras. May suki na kami dyan. Hi sa iyo kung nanonood ka. At ilagay na natin yung ating papaya na hilaw. Hilaw na papaya. Masarap ito. Kain natin. Igisa na rin natin siya. Nang sandali lang. Ayan. Tapos, ilagay na natin yung water. Ayan. Yung soup niya kanina nilagay ko na dyan. Tapos, ayan, kumukulo na siya. Kumukulo na mga kamams. At nilaga na natin yung ating papaya ng mga 15 minutes. Tapos, add tayo ng lemongrass o tanglad sa amin. Tanglad sa Bisaya. Ayan, dalawang lemongrass para tagdagdag amoy tsaka maraming benefits yung tanglad. Yung lemongrass. Ayan. Tapos, ito after mga 2 minutes habang kumukulo siya. Wait natin. Parang ang tagal. Ayan. Lagay na natin yung ating seasoning. Isang seasoning lang para meron kalasa-lasa. Nakikita nyo na yung ano, tomato yan na nadurog natin. Lumabas yung kulay niya. Ayan. Mga kamams. Malambot na. Medyo malambot na yung ating papaya. Pangit naman. Sobrang lambot. Yung tamang-tama lang. Ayan. Ayan. Mga 10 to 15 minutes lang siguro yan. Estimated ko lang yan mga kamams. Basta tingnan nyo kung malambot na siya. At huwag yung overcook yung ating papaya. Nilagay ko na yung batuan. Nakalimutan ko yung name ng batuan sa English. Tensya na. Kung sa mga nanonood dyan sa abroad, search nyo na lang yung batuan sa Google. Nilagay ko na rin yung sili. Ayan yung sili natin or paitan dito sa Bisaya. Ayan yung apat na paitan. Huwag na nating hiwain kasi baka maanghang. Bawal kasi may bata na kakain yan. Ayan. Yung nadurog na yung ating batuan at malasahan mo na yung asin, ilagay na natin yung spring onions o sibuyas dahon. At ilagay na rin natin yung ating fresh na pichay. Ayan, super sarap na yan. My favorite. Tapos, malapit na itong maluto mga kamams. Huwag mo na lang takpan. Takpan mo ng mga 1 minute. 1 minute mo lang siya takong aat. Lasahan mo na rin yung ating paras. Kung okay na yung lasa niya, mag-add ka ng salt or soy sauce sa iyo. Ayan. After 1 minute lang yan, kasi para hindi malata yung ating gulay. Ayan, tikman mo na. Kung okay na, ready to serve yan mga kamams. At pang dinner, pang lunch, pwede yan. At thank you mga kamams sa support. Going to 700 subscribe na tayo at
Kung nagustuhan mo yung aking video, huwag kalimutan mag-like and subscribe to my channel. Mga kamams, thank you and God bless. Road to 1K, please like and subscribe to my channel. God bless you all. Bye!